pag-uusapan natin sa video na ito ang solidong lineup ng Isa Buhay, pahayag ni Shernan sa pagtanggal ni Badang sa BSP, at Badang nag-public apology na, natanggap ba ng mga tao? So tara! Kagabi nga lang dahil sa ginawang pagtira ni Badang kay Glock 9, ay umingay na naman ang gusto ang social media. Binash ng mga tao ng gusto si Badang at kinatuwaan pa ng marami ang instant karma na nangyari sa kanya sa umano'y pagtanggal niya sa liga ng PSP. Dahil dito humingi ng tawad si Badang, na trigger lang daw siya nang gawin yon dahil daw sa breakdown nila Looney sa Team LA at Team SS ay tila pinagbibintangan siya nito. Una, magkampi sila ni Jay Freyba, pero dinis niya rin, sobrang palimbig na silang gagong to. Kasi may diss sila kay Dice, pero bago i-release na kay pagbati siya kay Dice, di ba? Wala kasi magpo-produce ng album mo! Tapos, ganit ka kay Crazy Guy? Ganit yung pagka-ano yun nun, pagka... Oh, kumbaga, para siyang, ano talaga, legit. Diba? Para siyang legit. Lakas po-produce ng album. Random lang namin yun. Galing yun. Pero ito ah, real talk. Etong mga angles na to and shit, meron kasi nag-email sa akin. Parang, alam mo yung mga baka hater mo yun or what or kung sino man. Si Badang. Na, tas inyo, ganito yun, ganyan, ganito yan, ganito. Tas yung nag-feed ng mga info na yan. Tapos, parang gano'n pala, di ko alam. Oo, na sabihin daw namin sa'yo. Ganyan. Tas parang kapanipaniwala. Pwede siyang maging totoo kasi kasama ko nga kasi at that time, parang ano kayo, magkakasama or what, ganun, magkaka-associate kayo during that time. So, okay. Yun yung pinanghugutan niya, may nag-message sa akin. Si Badang? Hindi ko alam. Ibang ano eh. Naalala niya kasi nakasama ni Looney si Glock 9 sa kanta ng Isang Bara Ka Lang na para daw kay Badang. Pero napagtanto niya na mali ang ginawa niya. Medyo di nag-iisip ang Tito Badang natin. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Unang-una sa lahat, humihingi ako ng patawad kay Glock 9. Dahil alam ko mali ako doon. Actually, may pinag-ugatan kasi yan. Kasi kaya ako nasabi yung kay Glock, gawa ng dun sa review nila Looney, tinitira niya na naman ako. So para nag-trigger na naman ako doon, gawa ng, syempre naalala ko magkasama sila doon sa Isang Bara Ka Lang. Habang nire-review nila yung battle nila ni Lismag, ako na naman yung pinag-uusapan. So parang na-trigger ako, kaya para nadamay ko ulit si Glock. Pero humihingi na ako ng pasensya doon, lalo na sa anak niya, lalo na sa mga LGBT community. Sobrang pasensya doon dahil mali talaga ako doon, nadamay ko pa kayo. Kung may galit ako sa tao, dapat sa tao na lang. Pero humihingi talaga ako ng patawad at pasensya sa inyo. Lalo na rin sa mga kapwa-rapper ko na nagalit sa akin. Actually, hindi ko naman talaga gagawin sana to, pero para sa akin na lang, sa sarili ko na lang na mali talaga ako doon. At marami ako nasagasaan, lalo na sa mga fans ni Glock, lalo na sa mga tao nasa paligid ko na nagdismaya. Pero yun, hinihingi ko ng pasensya sa inyo. Nagpa-public apology ako dahil hindi naman kasi parang biro lang din doon. Sa kabilang balita naman, sa video nga na in-upload nga ni Shernan, ay tila kinatuan nito ang pagtanggal ni Badang sa liga ng PSP. Dahil nga sa dami ng titirahin, isang Glock 9 pa, ang dami ang nagmamahal sa tao na ito. Alam niyo na ba yung magandang balita? Inalis na daw sa PSP si Badang. Hindi ko alam kung doon lang sa Subic. Wala eh. Sinayang niya yung second chance na binigay sa kanya na hindi niya naman deserve. Hindi na nga dapat siya bigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi niya na deserve magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Pero ayun eh, dahil mabait pa rin sa kanya ang tadhana, binigay siya ng pagkakataon. Binalik sa battle rap at nagkaroon ng simpatsya ang iba pang tao sa kanya. Dapat pinagyaman niya na yun eh, no? Dapat pinaunlad niya na yung pagkakataon. Naging positibo siya. Sa totoo lang, mabait niya si Badang, mga pamangkin, no? Nakakausap ko naman yan. Although marami talaga kaming naiirita dyan dahil sa ugali niya talaga, likas na ugali niya. Ako masaya ako na nakabalik si Badang sa eksena kasi
kahit naman nagkakakupa lang kami dyan sa internet, ang hangad pa rin namin dyan ay umunlad. Siyempre, lahat tayo umunlad. Pero, tangin na naman. Binigyan ka na ng pagkakataon na mas deserve ng ibang tao. Binigyan ka na ng chance, nakabalik ka sa eksena, nakatikim ka ng malaking biyaya ulit, nagkaroon ka ng spot, maraming ang nagkaroon ng simpatsya ulit sa'yo eh, nung laban yun ni Kerom eh. Pero wala eh, halos every week, ang dami mong rant, ang dami mong supply, di ba? Ay, sequel pala. Halos every week, parang ganun. Tapos eto na naman, si Glock 9, alam mo maraming nagmamahal sa amin kay Glock 9, isa na ako dyan. Puti-puti na yung ano ko. Hindi ito kung sa vitiligo ko. Ano kasi yan? Glota installment. Alam mo buti ka. Anyway, si Glock 9 pa talaga. Wala eh. Lahat na lang na pwedeng i-clout gagawin ni Badang. Sayang eh. Sayang. Alam mo yon, nandito na siya. Nakabalik na siya eh. Pero bakit si Glock 9 pa ang gaganunin mo? Tangina naman Badang. Maraming nagmamahal kay ano, Master Glock 9 at isa na ako dun. Isa ako sa lumaki sa music niya. Alam mo ba yun? Napalaki ako ng musika ni Glock 9. At hindi lang si Glock 9, marami pang iba. Marami sa amin na inspira ni Glock 9. At walang ginagawang masama yung tao. Naging mabuting ama lang siya. Actually, yung naglabas ng saloobin tungkol sa anak niya, hindi si Glock 9 yun. Si Aristotle Polisco yun. So anong masama doon? Bakit iniinsulto mo pa? Na kesyo... Keso ganyan, keso ganito. Ay naku Badang, sinayang mo lahat. Ewan ko sa'yo. At dahil dyan, at dahil wala na sa PSP si Badang, sana, hindi lang sa Subic yung event. Alam ko, tinanggal na siya doon. Pinos na ni Pibos. At dahil wala na at tinanggal siya sa PSP, mamimigay ako ngayon ng GCash. Dahil ito ay isa sa pinakamagandang balita ngayon sa hip-hop. Mamimigay ako ng GCash. Gawin nyo dito sa page ko. I-message nyo sa akin yung GCash number nyo. At mag-message kayo sa akin dito sa page ko. I-send nyo sa akin yung GCash number nyo. At mamimili ako ng bibigyan ko ng GCash. Yan. Bibigyan ko kayo ng pambili ng ulam nyo. Mamimili ako. Napakagandang balita to. Itong nalaman natin. Kaya dahil maganda ang balita, dapat may maganda rin blessings na matatanggap. Dahil wala na si Badang sa battle rap, meron kayong GCash sa akin. Sa uling balita, nilabas nga ni Sir Arik ang unang batch ng first round ng Isa Buhay at napaka-solid ng lineup nito, balance at kaabang-abang. March 23, 7th site, M-site versus MR Industria, yeah! Jonas versus Plasma, at para sa Isa Buhay Tournament, Apok versus Ruffian, yeah! Marshall Bonifacio versus Fitrum, yeah! G-Cloud versus Rapido, Sorgenio vs. JR Zero at Romano vs. 30. Yeah! Isa Buhay Tournament yan, March 23 at well, mukhang maunahan nyo na yung pag-upload ng poster namin. Kaya pinakabangan nyo na yung poster at mga detalye. So kayo ba, anong masasabi nyo sa paghingi ng tawad ni Badang? At anong masasabi nyo sa unang batch ng first round ng Isa Buhay? Kung ano man sa loobin mo ay comment mo lang yan sa baba nang mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.